natin kung ano nga ba ang pangunahing layunin ng volunteer organization na Katutubo Exchange Philippines. At para ipaliwanag yan sa atin ay makakapanayam po natin ang founder at training program director na si Dr. Edwin Antonio. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. Name Bag Aldao, coming here from Ilocos Norte. Nice to be here in Rise and Shine Pilipinas. Nice to see you, Ms. Diane and Sir Joshua. Good morning po, Dr. Edwin Antonio. Dok, ano po ba ang konsepto sa likod po ng Katutubo Exchange Philippines? At ano po ang pangunahing layunin po nito, sir? Yeah, actually, marami na kasi naglalawat na nawawala ng ating mga tradisyon. No? Kaya kailangan natin itaguyod at of course panatilihin, of course ipakilala sa bawat mga Pilipino dahil napakayaman natin, no, pagdating sa kultura at tradisyon, no. Ito yung mga kayamanan natin na kailangan natin ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kaya nandito ang Katutubo Exchange Philippines para gawin itong aktibidad na ito, no, yung pagpapalaganap ng ating kultura at tradisyon. And also, Doctor, pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano yung mga activities and programs na ginagawa niyo sa inyong organisasyon na Katutubo Exchange? Yeah, taon-taon po nagsasagawa po tayo ng annual cultural exchange program para sa ating mga katutubong mga kabataan. And of course, nagtitipon sila sa isang lugar, dinadala natin sila, inaanyayahan para magbuklod-buklod sa isang lugar at siyempre ipamalas ang kanilang kultura at tradisyon. And siyempre, pagpapakilala rin ng bawat ethnic communities, no, dahil napakarami natin, no, 110 according to National Commission for Indigenous Peoples. Pero binibilang din natin ang komunidad natin according sa ating mga wika. And of course, meron tayong mga outreach programs na sa mga communities, no, indigenous communities or even academic communities, sa mga schools, no. We do some heritage education campaign, no. Mm-hmm. And of course, meron tayong international outreach programs na binibisita natin ng overseas Filipino communities, sa mga embassies. And of course, itong ating ginagawang training programs din, no, sa mga ibang larangan ng art form natin, no. Isa na rin dito yung pagka-hobby dahil ito ay parte ng ating kultura at tradisyon. Medyo nawawala na rin ito. No? Maraming mga kabataan na hindi nakakaalam nito. Kaya inumpisahan natin through training programs. Okay, nabanggit nyo na, no, sir, yung tungkol sa pagka-hobby. Paano nyo naman po sinusuportahan yung mga weavers po ninyo? At balita po namin, mayroon po kayong youngest weaver. Ito po ay si Andrea Claro. Tell us more about that po, sir. Yes, Ms. Diane, no? Natutuwa kami kasi akala namin hindi kaya ng isang bata na 8-year-old. Kaya inumpisa namin sa 13, 12 hanggang sa college levels. Yun ang target namin kasi we partnered with the National Living Treasure Magdalena Gamayo, ang ating oldest weaver at 99. She's going to celebrate her 100 years by this August, no? Kaya ang isang proyekto na ginagawa niya ngayon ay magkaroon ng 100 scholars, no, na magte-training ng weaving. At siyempre, mag-graduate sila sa kanyang birthday. And ang kanilang output kasi ay ginagawa namin yung supply para yun ang kanilang output na pwedeng iuwi at siyempre remembrance sila from their training. Kaya natutuwa kami na meron tayong 8-year-old kasi pumapasok lang siya sa weaving center ni Lola Magdalena. Hindi naman, parang naglalaro pero hindi naman siya nakakitaan ng before, no, ng interest, pero nung naglaon parang gusto niya, no, nagsabi sa amin na gustong i-try, sabi niya. So ang sabi naman ibang weaver, wag na lang kasi baka masira, pero nung umupo siya, nakitaan namin ng huse at galing, no, sa pag-happy. Kaya pinagpatuloy namin yung ang kanyang training, no. Medyo bumibisita siya sa center, naglalaan siya ng konti panahon para gawin at ang paghahabi ng Inabel. Alright, maliban doon sa mga nabanggit mo, Doc, no, ano po ba yung mga susunod niyo pang hakbang nung inyong organization para patuloy na magtaguyod at mapalakas pa yung kultura ng mga katutubo dito sa Pilipinas? Yes, actually, ganun pa rin na. Pagpapatuloy namin yung mga nasimulan namin na mga proyekto. And of course,
We just turned 10 years old, no? Nag-celebrate kami ng 10 years anniversary last year. At nakikita rin namin yung impact, no, sa ating mga kabataan na nakakaroon slowly ng interest, no, sa pagbalik sa ating mga tradisyon at mga kultura, at kailangan natin talagang ipasa ito. And of course, nandiyan si Manlilikha ng Bayan Magdalena Gamayo na mag-ready na mag-salin ng kanyang mga kaalaman tungkol sa paghabi. And of course, we also have National Living Treasure, Estelita Bantila, no, nagsagawa na rin na tayo ng weaving training para sa mat naman, no, mat weaving sa Blaan, no, dun sa Sarangani. Kaya gusto ko lang po ipakita, no, kasi mayroong output yung mga bata. Ito yung katatapos nila kahapon. This is Inabel Textile. So they produce 12 yards. May 10 sessions sila na ginugol para habiin ito. Kaya ito yung gagawin natin sa Blay para sa kanilang graduation. And of course, ito po yung kay tumulong dito si AC or si Andrea, maghabi rin itong tela na to. And of course, some other patterns din, no, na nandito. At natutuwa kami na mukhang nag-start na tayo na bumalik, no, at itaguyod ang ating tradition, no, para at least may pasa ng ating mga young generation sa kanilang mga susunod na henerasyon, mga anak nila siguro. Kaya iyon ang kinasasaya namin dito sa Katutubo Exchange Philippines, na slowly ang ating mga kabataan ay nagiging aktibo pagdating sa paggawa ng ating tradisyon. Maganda yung mga initiatives nila. Sabi no? nga nila, start them young. Totoo. Tsaka maganda na ma-preserve yung culture, correct, natin. Correct, correct. Tama, no? Sir, ang oldest is 100 years old na weaver, and then youngest is 8 years old. Wow, grabe. Tama, Miss Diane, no? Dito sa Lumbaan, Bika Pinili, Locos de Arte, andito tayo pag may world record tayo, syempre, meron tayong oldest weaver at 99. Actually, mag-100 na siya this year, si Lola Magdalena Gamaya, ang ating Manlilikha ng Bayan. At youngest weaver na si Andrea Claro at age 8 years old. Nakakatawa naman, ano? Pero ito, last na lang, pahabol na lang, sir, ano? Yung mga gawa nila, na mga napakita mo sa aming textile, paano naman natin minamarket yan? Kasi importante na may sustainable demand para tuloy-tuloy yung livelihood ng ating mga weavers, sir. Yes po. Actually, on the process of training pa lang sila, so naghahanda kami, no, ng mga looms, kasi kailangan silang gumamit ng equipment para mag-hobby, no? Kaya meron yung mga graduates kami, mga alumni na pinapabalik namin para magsagawa ng paghahabi rin. Yun yung para pwedeng maibenta, no? Kaya para suporta din sa ating mga working student na pwedeng magkaroon ng konting baon, no? Yun ang gustong gawin din ni Manlilikha ng Bayan, Magdalena Gamayo. Sumuporta yung sa kanyang mga trainees, no? So may mga resident weavers na rin, no, na pumikita, no, tungkol galing dito sa paghahabi, kaya gusto din natin gawin sa mga kabataan na sana pwede silang kumita at their own pace, no? Kaya hindi naman natin pinipwersa magtrabaho itong mga kabataan, kasi mabash tayo kasi may mga lumalabas na child labor. This is not child labor, this is just training. Ito ay school of living tradition na pinapasa natin yung kaalaman sa paghahabi. Kaya andun po tayo para tumulong para sa marketing din, no? Kaya yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na interesado sa weaving, they can just visit our Gamaba Cultural Center here in Pinili, Locos Torte, para mapag-aralan din ang paghahabi. Siyempre, pwedeng bumili ng kanilang mga gustong mga tela na pwedeng gamitin sa kasuotan. Alright, well, maraming salamat po sa pagbahagi po sa amin ng mga impormasyon ito patungkol sa volunteer organization na Katutubo Exchange Philippines, Dr. Edwin Antonio. Salamat po, sir. Maraming salamat.